Yo, what's up guys? So, ito na naman tayo, another episode na naman ng Edge on TV. At ako, si Little Man. Hoo-ha! So, ngayon, babasagin natin itong Titan S Eye Shield Index made in Thailand. So, tatry natin kung gaano katibay itong aking lumang helmet na 6 years ko nang gamit. So, di ko na patatagalin pa. Let's go! Like a Hellcat! And we are back after the intro. So, ito na guys. Subasagin natin itong Index Titan S or Titan 5 Eye Shield made in Thailand. So, una kong gagawin is drop test. 3 times na drop test. The next is ipapalo ko sa cement. Papalo ko sa sahig 3 times then next. Pag hindi pa rin, hatiin na natin siya sa ano. Tatry ko siyang hatiin sa gitna. So itong Titan S is dual visor to. Tinanggal ko lang yung clear visor niya. Baka sakaling magamit ko as DIY spoiler sa bago kong helmet na set full face. So let's go. Basagin na natin to. Tingnan natin kung gaano katibay ito. 6 years ko nang gamit. So, kita nyo naman, sira-sira na yung kanyang mga foam. Nipis na. Maitim na rin yung loob. So, hindi na siya ganun ka ay gamitin. Just may amoy na din kasi hindi siya removable. So, ito na. Sana natin. So, drop test. Hindi nabasag. Walang damage. Next. Pangalawa. Uy! So, natanggal yung kanyang sa likod. Natanggal. So, yan. Third. Pain! So, buo pa rin. Buko pa rin. So, next try ko nang ipalo ng tuluyan to sa side. Kung gaano katiba ito. Up. Mga pala guys. Kailangan natin gumamit ng safety gear. Expat, substandard. Oh. Protection na rin sa aking mata. Protection sa aking mata. Ito na. Hindi nabasag yung kanyang outer shell. Ay, nabasag! Basag pala siya guys, ito. Basag pala siya. Next. Second try. So, ito na. Kanyang itsura. Kawasak-wasak na. Kawasak-wasak na siya yung kanyang outer shell. Second try pa lang. So, hindi na gumagana yung kanyang kanula dito sa shit. Yun, natatanggal pa na ito. Tanggal yung kanyang ano. Tinanggal ko na rin for ano. Baka magamit pa natin sa ibang bagay. Like, spoiler. So, third try. So, yun. Kawasak-wasak na siya. Yan. Kita nyo naman, guys. Scotch tape pa lang pala loob. Scotch tape lang nila. Pero matibay talaga to. Ewan kong matibay. Kaya nabahala akong musga. So, third try. Nampas ko siya. O, hindi pa masyadong ano, malakas yun. So, gawin natin lima. Limang try. So, pang-apat. Pang-apat na try. So, yan guys. Tanggal na yung kanyang auto shield. Basag-basag na talaga siya totally. As in. Parang hindi na siya magagamit. Hindi na talaga siya magagamit. So, tapon basura na to. So, pang-apat na try pa lang yun.
Maglima. Maglimang try. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. So ito, nabili ko to sa halagang 1.7. So may papel pa to na DTI tsaka, oh tama, DTI. So panglima. So ito guys, wasak na talaga siya, tingnan na. Kita na kanya yung styro sa loob. Kita na yung styro sa loob. Kaya nang baklasin ng kamay ito eh. Kaya baklasin na natin ng kamay. Gamit ang ating mighty hand. So ito, sa halagang 1.7, ito lang ang puprotekta sa ulo mo. So huwag kang magtipid kung gagamit ka ng helmet. Huwag kang magtitipid. Wala rin siyang ano. Diba? Napaka lang ng styro nito. Napakalambot. Tapos yung kanyang protect, yung kanyang paddings, ano lang siya, yung scotch tape lang siya sa loob. At sobrang nipis. Sobrang nipis ng pads niya guys. Pati sa pisngi. Sobrang nipis. Patanggalin natin to. Hindi ko na kailangan to. Ha. So limang pukpok, limang hambalos, ganito na siya na. So hambalos pa lang yun, hindi ko pa ginagamitan ng kahit anong equipment or maso, martilyo, bato. So napakanipis ng kanyang outer shell. So yun, madaling masira. Although, ay, ano siya, parang flexible. Pero madali siyang masira. So ito na, wasak-wasak na talaga siya. Tapo na ito sa basurahan. So ito na guys, yung kanyang foam. So ginamit lang nila ng pandike, ng ano, rugby, tapos scotch tape. So tingin ko peke itong ano na to eh, eye shield na to eh. Kasi made in Thailand. Made in Thailand, dapat natibay eh. So tingin ko peke itong nabili ko eh. Although napakinabahan ko naman siya ng 6 years. So goods na din yun. Kasi hindi naman ako na-aksidente kahit isang beses. Hindi pa ako na-aksidente sa pagmamaneho ko ng 6 years. So thanks God. And yung kanyang styro, medyo makapal sa taas. At matigas din yung kanyang styro. Pero ganun pa man, ang nipis talaga ng paddings niya guys. Nipis ng paddings niya. Ng foam. So kung bibili kayo ng helmet, huwag na kayong magtipid. So full face na agad yung bili niyo, tapos yung branded. Kasi kung bibili lang din naman kayo for safety, di ba? So mas maganda na yung safety talaga. Kung yun talaga yung habol natin sa helmet. So ito, sige. Napakadali. Napakadaling wasakin. So habang inawasa ko to, shoutouts nga pala kay Jerwin Rubinas, sa kay Bernard Quijano, Romlan Prakturan, Kiriko Samson, at lahat ng SRC Team Taguig, Smash Riders Club Team Taguig. So, napakadaling basagin. Ah! So, nakita nyo, makapal naman siya guys. Pero may portion siya na manipis. Pero yung pagkakapal niya, parang ang daling, ano, ang daling mawasak. Lalo na yung outer shell niya, daling mawasak. Isang hambalos ko pa lang, wasak na. So yung ibang helmet, kasi nakita nyo yung vlog nung Team Graffiti, yung gamit nila is
Evo helmet. So, hinampas nila ng baseball bat tatlong beses din. Pangatlong beses na hampas nila is yung baseball bat, baseball bat mismo yung ano, na bumigay. Ba? Diba? Ito lang ba yung... O, dumakapal naman, pero manipis talaga yung paddles. O, parang hindi siya safe gamitin. Tsaka huwag kayong gagamit guys ng ano, ng half face helmet kasi pagka nagasgas kayo, kaya pag na-accidente kayo, siguro tatamaan pa rin yung mukha nyo. Unlike sa full face helmet na gamit na, gamit ng marami, especially yung branded na maabot ng mga 10,000 maybe, diba? Yun, siguradong matibay talaga, lalo na yung carbon fiber na ano, pero hindi tayo ganun kayaman para bumili nun. Pero try natin siyempre pag-ipunan. So kung abot naman tayo ng 3,000, 3,000, 3,000, 3,500, so Evo helmet with goods na yon for safety, si matibay talaga yung Evo helmet guys. Although sec lang yung inaabot ng pera ko. So ito na guys, wasak na talaga siya. Wasak na. Parang yung puso mo winasak. Oh. Yun guys, dito nagtatapos ang aking video. So sana na-enjoy nyo to. Don't forget to comment, subscribe, and hit the notification bell para ma-updated kayo sa mga bagong upload ko na video. Yun lang guys, maraming salamat. Peace!